na na-impound hindi ma-release dahil nawawala ang susi. Reklamo ni Roxanne, pinagpasa-pasahan siya sa munisipyo ng San Mateo Rizal. Tawag ng tawag ang bayaw ko na hindi i-release kasi Bing, sabi niya sa akin, nawala daw yung susi. Dapat makuha ko yun kasi medyo nga unfair eh. Masakit sa part ko kasi yung truck na nakapatay sa asawa ko, mabilis nilang ni-release. Abuti ng isang taon kahapon, isang taon ng asawa ko. Kayo, taong gobyerno, binabayaran kayo ng taong bayan. Sana makipagtulungan kayo, no? Porkit mayaman, nilabas agad yung nakasagasa. Hindi piso, wala kaming natanggap doon sa nakasagasa sa asawa ko. So sabi ko, napaka-unfair ng buhay pag mahirap ka versus mayaman. Nakita mo talaga yung asal ng tao na to kasi siguro isip niya magigising ako dito kasi wala akong ginawa. Na talaga wala akong ginawa. Motor na na-impound hindi ma-release dahil nawawala ang susi. Halos isang buwan na raw hindi nagagamit ni Roxanne ang motor ng kanyang mister. Na-impound daw kasi ang motor sa munisipyo ng San Mateo Rizal matapos ang isang aksidente. Subalit nang ilalabas ng motorsiklo sa impounding, nawawala naman daw ang susi ng motorsiklo. Detalye ng sumbong, panoorin. Ako po ay lumalapit kay Sir Bentol po regarding po sa motor ko na naka-impound sa San Mateo Rizal. Na-impound po yung motor namin noong December 18, 2022 po sa kadahilanan pong nadisgrasya po yung asawa ko. Gamit po niya nung time na yon, automatic po kasi part ng due process po na kailangan i-impound yung motor kasi nag-on process pa yung kaso. Noong December 18 po kasi, galing po yung asawa ko sa Christmas party sa trabaho niya. So, nagtawag pa po yun siya na pauwi na. Mga alas 4, may pumunta sa amin na sa barangay at saka ops na nagsasabi na yung asawa ko is nasagasaan po siya ng truck sa may Banaba po, sa may C6. Doon po namin nalaman na confirm kasi pinuntahan ko po siya mismo. Na-denied po yung motor namin na i-release kaagad kasi yung unang motion po na ginawa is regarding po doon sa deed of sale na late na siya natatakan. So which is na-accomplish naman po namin. Sumunod po, inilakad namin, mayroon na kaming court order na pwede nang i-release yung motor. Pero nagkaroon ng problema kasi sa impounding area, hindi alam ko sino yung may hawak ng susi nung time na yon. November 26, pumunta po ako sa una, sa police station muna. Kailangan pa nilang mag-release na pwede ko nang kunin yung motor. Sumunod, dinala ko yung papel papunta sa impounding area kasi hinanap na yung susi. Doon na nalaman ko na wala na ang susi yung motor ko. Kaya kami lumapit dito sa ngayon para sana maiwasan na yung ipasa-pasa kami. Sir Bentol po, sana po matulungan kami, hindi lang ako. Sa susunod po na matutulungan yung tao na sa mga mahirap na proseso, nakagaya namin na maasikaso, ma-accommodate kami kaagad. Thank you po sa tulong na maibibigay po sa amin. Detalye na ibinahagi niya sa atin. So December 18, 2022, na aksidente ang asawa ni Roxanne sa San Mateo Rizal. Dinala raw ang motor ng kanyang asawa sa impounding area dahil kasama yon sa proseso ng kaso. November 2023, lumabas ang order from the court na pwede nang i-release ang motorsiklo. Hindi naman ma-release ang motor dahil nawawala raw ang susi. Pinayuhan daw si Roxanne ng munisipyo sa impounding area na si Roxanne na lang daw ang maglalabas ng motor. Subalit, tumanggi naman si Roxanne dahil mapapagastos daw siya ng malaki. Sinubukan ding tanungin ni Roxanne ang impounding area kung nasaan ang susi, pero tinuro lang daw siya sa police investigator. Reklamo ni Roxanne, pinagpasa-pasahan siya sa munisipyo ng San Mateo Rizal. Ang tanong, na kanino ang susi? Nasaan ang mahiwagang susi? Wala raw sa munisipyo, wala raw sa police station. Na kanino? Na kanino kaya? Ano ang sabi ng impounding? Nasaan daw po ang iyong mahiwagang susi?
Yung nakausap ko po nung time na yun is yung CCTV operator nung time na yun. Sabi niya sa akin, hahanapin niya. Mm-hmm. Sabi ko, hingiin ko yung number niya para, kasi nagtatrabaho ako eh. Sabi ko, para hindi pa balik-balik. Mm-hmm. Wag na po, ako nang kukuntak sa inyo. Mm-hmm. So, dumating na yung ilang araw, walang kumuntak. So, to make it short, yung bayaw ko, inauthorize ko na siyang na lang kasi pwede naman daw bayaw ko. At as long as dala yung ORCR at the same time yung so, kompleto pa yung papeles ninyo? Yes po. Yung hawak ko po, kompleto okay. po yun. Mm. So, pagpunta doon, tawag ng tawag ang bayaw ko na hindi i-release. Kasi Bing, sabi niya sa akin, nawala daw yung susi. Mm. Sabi, pero yung una kong punta doon, alam ko na nawala talagang susi. Ang sabi niya, gawa nila ng paraan, hanapin nila kasi naglipat sila ng opisina. So sabi ko sa kanya, balitaan mo ko kung anong update. So wala talaga. So yung sabi ko, kaysa magsayang ako ng oras na ako pa mismo ang pupunta dyan, dahil kailangan ko magtrabaho eh, apat yung anak ko na akong bumubuhay. Two days before, after pagkamatay ng asawa ko, tinanong ko kasi kung nasaan ang susi. Sabi niya, ma'am, sabi ni Sir Rapsing sa akin, yung susi niyo po, nandun po sa impounding kasi yung motor niyo po is nasa impounding area. So, obligado po yun, ma'am, doon po yun, hindi po sa amin. So, ako po, kampante na po ako na nandoon sa impounding area. Nung kukunin na namin, doon ko nalaman na wala daw sa impounding area kasi alam na daw ng police dapat na kapag safe keep ang motor, automatic daw na sa pulis. Eh, ang sabi naman ng pulis sa akin, ma'am, lahat ng, bago ako umalis dyan, lahat tinurn over ko na po doon sa kapalitan ko. So, kinalkal po namin doon yung gamit ng pulis. So, ibig sabihin yung pulis, hindi na siya doon naka-duty, kundi na-transfer na. Nasa tanay na po. So, nasa tanay na, nailipat na. Yes po. Ang ginawa niya, sinorender niya lahat ng gamit niya. Sabi niya. Doon sa? Sa police station daw, sa kapalitan station, niya. Sa police station, okay. Wala yung susi. Wala daw doon sa hawak nila na mga susi. Kasi ang hawak lang daw nila ng susi nung mga nandoon is yung may ticket. Eh ang sa amin daw is safe keep daw. Ibig sabihin daw, police daw ang may hawak nun. Matanong ko lang, nung nakita mo na ba yung motor ulit? Pinuntahan ko siya nung... Nakita mo nandun pa rin? Nandoon pa rin daw, sabi ng ano ko. Hindi, pero nakita mo mismo? Nakita ko dati. Dalawang beses. Kasi dalawang beses ko pinasyalan yung motor ko mismo doon. Baka nawala na. O kailan yung huling pasyal mo? Or kung sino man yung pumunta para sa'yo? Hearing yun, kung di ako nagkakamali, mga September. Pumunta September ako doon. September this year? Yes po. Kamusta naman yung motor mo? Hindi kaya ano na yun? Kasi antagal na, di ba? Sira na talaga yung mukha. Kaya tinakpan ko lang nung time na pumunta ako eh. So, yung purpose ng pagkuha mo ng motor, ano yung gusto mo bang makuha? Kahit man sabihin natin sira na yung motor, ganyan. Ano bang plano mong gawin? Dapat makuha ko yun kasi medyo nga unfair eh. Saka kasi yung motorsiklo, yun yung parang alaala ng asawa ninyo. Kasi nga, sentimental value. Na nga ako, medyo masakit sa part ko kasi yung truck na nakapatay sa asawa ko, mabilis nilang ni-release. Na napatay yung asawa ko. Which is yung tong motor ko na wala namang na-damage eh. Abuti ng isang taon kahapon, isang taon ng asawa ko. Kaya kahapon talaga ako lumapit para sana pang isang taon ng asawa ko na makuha ko na yung motor. So, sabi ko napakahirap kaya lumapit na ako dito para maipagtanggol din yung karapatan namin na pag mahirap ka la, pahirapan pagkuha ng mga gamit nung kahit may hawakan na court order. Sabi ko, porket mayaman, nilabas agad yung nakasagasa. Ni piso, wala kaming natanggap doon sa nakasagasa sa asawa ko. So sabi ko, napaka-unfair ng buhay pag mahirap ka versus mayaman. Mayor nilapitan ko eh. Pinasalan din ako, punta ka doon kay ganito. Hindi ko na alam kung saan ako lalapit eh. Buti nga ngayon, sa awa ng Panginoon, sabi ko, sagot siguro talaga sa dasal namin na dito kami nakalapit na sana matulungan, maaksyonan, mapabilis. Kasi para magagamit ko, kasi nagtatrabaho ako, na sana yun, magamit ko yun, yung motor kong isa ngayon, magamit. Halimbawa, ipasok namin sa JNT, pasok namin sa mga rider-rider, may income ako, isupport ko doon sa mga anak ko. May court order na to na pwede nang i-release yun talagang, kaya hindi niya makuha kasi nga, wala yung susi. So, ang gusto, nung impounding, anytime, pwede mong kuhanin yung sasakyan,
yun nga lang, dahil walang susi, ikaw nang bahala magpahatak. Yes po, yun talaga. Yun ang sinasabi nila. So, tinatanggi kasi safekeeping nga lang naman sila, ipinatabi sa kanila. So, baka hindi pa na surrender talaga yung susi sa kanila. Ang nakikita ko siguro dito is kung talagang nawawala yung susi at hindi na mahanap, dapat kung gagawin man yung locksmith or yung pagpapalit ng mga keyholes or whatever, dapat sagot na dapat ng kung sino man yung responsible. I think yung nakikita natin dito is yung mismong may hawak ng motor, which is kung hindi ako nagkakamali yung San Mateo impounding. Oh, for sure kasi dito nagkaroon ng kapabayaan talaga eh. Oh. Ma'am, labas ka na dito. Mm-hmm. Pero dalawa lang yan, either nasa pulis or nasa pulis o nasa impounding. So ngayon nagtuturuan sila dito kung nasaka. Siguro ipahula natin ano saan sa kanila. Sino sa kanila? Kasi yung isa, yung pulis tumatangging nasa kanya. Yes po. Impounding tumatangging na hindi naman na surrender sa kanila. So na kanino? Nagtuturoan sila ngayon, which is ang pangit tignan. Parehas kayong government, di ba? Yes. Police din, under DILG, nagtuturoan kayo. Hindi maganda yung gano'n na. Ito si Madam, makikita natin, talagang umiiyak na siya. Gustong-gusto niyang mabawi yung motorsiklo ng mister. Pero ito naman, yung mga government natin, nagtuturoan. Wala sa akin. Nakanino nga ba talaga? Hindi, dapat may gawin kayong action dito. Nung paglapit ni ma'am sa atin is agad natin hinanap at tinawagan natin kung sino ba talaga yung police investigator nito. No, tapos ay nakausap tayo na si Corporal Rapsing, tama po ba? Kaso si Corporal Rapsing kasi na nalipat na siya from San Mateo to Tanay, Sir Carl. So may inano naman siya kahapon, may inoffer naman siya Sir Carl kahapon na na tulong kay ma'am. Actually, dito naman na December 18, 2023, nakausap ng bitag ang staff ni Police Corporal Rapsing para sa susing nawala. Ayon kay Rapsing, ay maayos raw niya na turnover ang susi ng motor sa impounding area. And bago raw siya ma-assign sa Taytay Rizal, binigay niya ang susi sa munisipyo. Ngayon naman na nakikita natin, ang sinasabi ito ng police is talagang binigay niya daw sa munisipyo. Pero sa ngayon is wala pa rin ng statement yung munisipyo or kung sino man ang in charge dun sa municipal hall. Yes sir, nung tinawagan din natin kahapon, kanina actually, yung munisipyo, ang sinabi ng munisipyo, wala sa kanila yung sa tinawagan natin kanina yung DPOS no ng San DPOS. Mateo, yung Department of Public Order and Safety. Sila yung may hawak ng impounding ng San Mateo. So ngayon tinatanggi rin nila na nasa kanila yung susi. Kaya hula-hula tayo dito kung kanino nasaan ang susi. Pero nung nakausap nga natin yung chief nung sa DPOS, ang sinasabi nila parang Sir Car, ayaw ko mang anuhin, parang nagagalit pa to si Major Ramil San Jose. Oo. Ng San Mateo Rizal, Department of Public Order and Safety. Oo. Ngayon naman, meron na pag-uusap. Actually, trinay namin, kung hindi ako nagkakamali, trinay kontakin ng aming staff. Itong si DPOS... Si Ramil. Yes, and nagkaroon ng hindi magandang pag-uusap. May nasabi pa sa akin ng aking staff na meron pa daw pambabastos. Nangyari, parang ang sabi daw is nagbigay na siya ng kanyang pahayag kung hindi na daw siya ere, kung ano man yun. Hindi dapat ganun makipag-usap ang isang government official. Because public office is public trust. I repeat that. Public office is public trust. Kung ano man yung problema ng isang kababayan ninyo dyan, dapat ginagawa ng paraan. Ang gusto lang naman namin is tulungan itong si Miss Roxanne. So pinapatunayan lang nila no yung hinagpis nitong ginang no. Nasabi nga natin namatayan na. Ay gusto lang makuha yung alaala ng kanyang asawa. Ay pinapatunayan nila kung gaano talaga kahirap lumapit sa inyo po. Major Ramil San Jose no. Nako, major. Oh, dati ka pa namang major problem. Major problem ka talaga. Hindi maganda pakinggan no, Ma'am Tonette, Sir Carl, na sasabihin ng isang government official na hindi na kami sasagot sa inyo dahil sinabi ko na sa telepono. Di ba? Parang ang kailangan namin dito, cooperation ng LGU.
Di ba? So, kayo, taong gobyerno, binabayaran kayo ng taong bayan. Sana makipagtulungan kayo, no? Hindi yung magiging rude kayo sa amin, no? Na kami humihingi ng cooperation, pero kayo sasabihin nyo, hindi na kayo sasagot dahil sinabi nyo na sa telepono. Eh baka tapos, naintindihan ko na kung bakit ayaw sumagot. Oo. Kasi wala naman talaga siyang isasagot. Dahil ang sasabihin nyo lang din, tinuturo niya din yung police, kagaya ng sinasabi ni ma'am dito. So, talagang merong problema at nakikita mo talaga yung asal ng tao na to. Kasi siguro, isip niya, magigisi ako dito kasi wala akong ginawa. Talaga, wala kang ginawa. Pero itong si Major Rapsing, hindi natin alam, bumabawi, no? Si Major Rapsing. Sabi nga ni Major Rapsing, sige, para matapos na lang yan at naiintindihan ka at nahihirapan ka, siya ni mismo tutulungan ka. Okay, para makuha mo yung motor doon sa impounding. Siya mismo mag-extend. Ayaw lang niya magpa-ano, Sir Carl eh. Kasi ayaw lang magpa-ano ni Corporal John Rapsing. Ngayon ang gagawin nila, naka-schedule ka na po ma'am, no, bukas, para makuha niyo na yung motor doon sa impounding. And, at siya mismo mag-a-assist sa'yo. Tuluyan kami makikipag-ugnayan sa'yo para magkaroon ng maayos ba na koordinasyon. Unang-una, ulitin ko kagaya ng sabi ng aking ama, that we are the media, the fourth estate, the eyes and the ears of the people. Because we want to be able to see, check and balances yan eh. Government and media, check and balances, dapat meron yan. Eh bakit simple pakikipag-usap lang ng media, napakihirap, paano pa kaya yung mga maliliit na tao? Ito na nga ginawa na natin, nag-check tayo at nakita natin na ganun pala ang asal ng isang government official, LGU. No? Parating din natin sa mayor niya. Sa San Mateo. At tuluyan namin tututukan. Wala kaming pakialam kung major-major ka pa. Colonel. Kasi kung ano man major-major mo, wala kaming pakialam kung major, corporal, whatever, general, whatever. Ang ano naman dito, wala kaming kinakampihan at tuluyan lang kami magsiservisyo sa mga tao naman lumalapit sa amin. Okay ma'am, masaya ka na, namahukuha mo na yung motor ha. Major Rapsing, si Corporal Rapsing, siya na yung tutulong sa'yo, nag-commit na siya sa atin. Tuluyan lang kayo makipag-usap sa amin kasi tuluyan kami mag-monitor sa pangyayari at proseso na mangyayari doon. At talagang titignan namin kung talagang tutupad itong si Corporal Rapsing dito sa kanyang sinasabi. Okay, Sir Carl. Kaya yun, hinggit sa sumbungan, imbestigahan. Ano mang reklamo na bibigyan ng solusyon at aksyon? Nag-iisang pambansang sumbungan, Tulong Tulfo, Servisyong Tulfo, Tatak Tulfo, sa ngalan po ni El Tigre Ben Tulfo, ito ang hashtag, ipabitag mo.